Ladies and gentlemen, welcome to my worth watching YouTube channel. Let's dive into the world of entertainment. Uncover the latest news and events around us. Explore intriguing and diverse important topics. Get ready to be informed and entertained. Don't miss out to hit that subscribe button below for more engaging contents. Hit the notification bell to stay updated, and do not forget to click like and share buttons and comment down below the video description. Watch this video from start to end, and do not skip our sponsors' advertisements. Here is our latest Philippine showbiz entertainment news. Janice De Belen, pipisa hiwalay ang Jan Estrada at Priscilla Meireles. Sigaw ng mga netizens, Priscilla Meireles maganda nga, pero... Darren Espanto, in-enjoy ang kanyang bakasyon sa Canada. Luis Manzano, tuloy na ang pagpasok sa politika. Paanong makasama sa isang palabas ang kambal, si Atasha at si Andres? Yan ang una kong tanong sa iyo. Well, I'm super excited ako for the both of them. At the same time, parang dati ko sinasabi. Siguro hindi nila maintindihan minsan pag sinasabi kong nininervous ako dahil, you know, siyempre napaka-normal ng pagpapalaki ko sa dalawang bata. And tama. Then, tapos ngayon biglang nasa harapan na sila ng camera, nakasama ko pa. So, ibig ko sabihin, of course, nothing but perfection for them, ano? And from them. And so, baka parang baka magkamali or tama ba yung gagawin nila, so nakabantay ako sa ganun. But sabi nga sa akin ni Sherry, hayaan mo lang sila, parang, you know, just let them learn on their own. Tama. Kaya, wala sa akin yung pag nakatingin ako, parang, but at the same time, I'm very happy for the both of them, kasi at saka na nervous talaga ako kasi alam mo nag-uumpisa pa lang sila, parang pero si Atasha, grabe sa Itbulaga. Napakasarap. Tanggap ng publiko talaga, grabe. Ayan. Aga, doon ako sa pagpapalaki sa mga anak nyo ni Charlene. Paano nyo na-maintain yan? Nag-aral pa sa ibang bansa si Atasha at si Andres. Pero tingnan mo, mismo mga kasamahan na nagkukwento, walang ipinagbago, very humble. Oh, thank you naman. Minsan, hindi ko alam kung nasasabi ko, Tita Christy, kasi wala naman kaming ginawa, kundi naman, siguro, talaga nagmamahalan lang talaga lahat kami dito sa bahay. Wala naman talagang, paano ba sasabi ito? Parang formula. Walang formula. Wala naman kayabangan din, kasi yun, iniiwasan ka. Kahit nung ako po, Tita Chris, alam mo naman yun, even, you know, during, you know, that my early years in this industry, is pag yumabang talaga. So, parang, nakalakihan ko na yung gano'n na hindi pwedeng maging mayabang, di ba? Kasi tayo nagtatrabaho. Tama. Salamat, magpasalamat. And then, syempre, magpasalamat ako sa buong industriya. Sa totoo, walang, I'm really grateful talaga sa lahat ng mga taga-subay na lahat na nagsubaybay sa karera ko hanggang sa nabantayan nila ang family ko, because wala naman ako dito talaga kung wala kayong lahat, ano, sa tulong ninyo lahat, you know. Tapos dahil sis, ayoko rin mabalita ako na hindi maganda, ayoko rin gumawa na hindi maganda sa buhay. Tama. Oo. Diba? Mo yung bagay, di ba? Hanggang sa nakasanayan ko na maging ganun. Okay. Romel? Yeah. Aga, hello po. Hello. Ikaw po ang captain of the ship ng itong sitcom na ito, at ikaw pa rin ang padre de pamilya. Paano mo hinihiwalay? Yung 'di ba, syempre mayroong mga eksena na pamilyang usapan, tapos mayroong pang ibang tao. 'Di ba mahirap 'yun para sa iyo, na para mo ganito gagawin natin, pero may ibang tao, hindi mo masasabi agad-agad yung gusto mong sabihin para sa mga anak mo, lalo na kay ano. Okay, mahirap magsalta kasi mahirap pag-script kasi naka-script kasi, 'di ba? Sanay ako kinakausap ang mga anak ko ng on a very normal level, 'di ba? Yung nasa bahay lang kayo parati araw-araw mula nung pagkabata nila hanggang ngayon. Pero yung pag may script na kayo sinusundod, tapos kumaarte kayo, parang awkward ako minsan, nahira. It's different, yeah. But pag may mga eksena sila na hindi ako kasama, nanonood ako sa likod ng camera, pinapanood ko sila, natutuwa naman talaga ako.
sarap naman. So, you know, mabait naman yung buong cast namin doon. So, sinabi ko na lang, pakialagaan na lang. Alalayan nyo na lang sila, di ba? Parang ganun. Alam mo, nag-text sa akin si, ano, si Randy Balaguer, kasi taga silang Cavite siya. Kapitbahay niya, si Direk Dani Caparas. Ah, okidokidok. Siya din ang director nyo dito, no? Si Direk yes. Oo. Then, ayan. Okay. Lahat ng sitcoms ko, halos siya nag-direct. Kumusta si Direk Dani? Kumusta na? Magaling pa rin talaga. Alam mo, street smart talaga yan. So, lahat ng salitang kalye, andun pa rin sa kanya. Which yun naman ang kailangan sa sitcom talaga na makarelate lahat ng tao, no? Tapos, of course, we got Kuya Dick pa rin. Si Roderick is back sa sitcom. Yes. Tada, si Hart, na parang ano ni Andres dito. And then si Sam Coloso. And then, Kedibon. Yun. Oh, ganun. Wow. Si Chad Kinis kasama namin. Oo. Aga, wala ba nagsasabi sa'yo na ang anak ay mas guwapo daw sa ama? Ay, dapat naman! Dapat yata, lang! Hindi ako papayag. ako po magiging pinakamasaya niyan, siyempre, pagka talagang siya ang ano. Siyempre, di ba, parang anything good for the kids, you know, parang Tsaka, kahit ako, pagtingin-tingin ako siya, gagwapuhan din ako talaga, sabi ko. Oo, gwapo talaga si Andres. Alam ko, mapagpaligaya ka ng publiko. Ito ay galing sa London, UK, kay Wating Wating. Oh my God, nanay, 2 hours lang ang tulog ko, pero sulit na sulit. Ang ganda ng nabungaran ko, ang pinaka-handsome na lalaki sa balat ng lupa. Nanay, ano pong address ni Morning? Charot, isang flying kiss naman po. Isang flying kiss daw kay Wating-Wating. Oo, oh, di ba? Ayan. Nakakatuwa, di ba? At si Catherine Amos ng Sydney, Australia. Nanay, oh my God, pag-greet naman po kay Aga, my forever crush. Oh. Hello? Catherine. Hi, Catherine. Kamusta? Magandang tanghali. So, anak, pag nagpunta kayo ng pamilya mo sa Sydney, Australia, okay. Anuhin mo lang ako. Pindutin mo lang. Isang ko lang ako. Si Catherine Amos ang tatanggap sa inyo doon. Alam ni Romel yan. Alam ni Romel. Siya bahala sa inyo doon. Ang Reyna. Reyna yan ang Sydney. Okay. Teka muna, may tanong ako. Oh! Anong balita? Oh, gusto mo naman talaga ako magkwento sa'yo eh. Ganyan ka naman eh. Alam niyo po ba, si Aga, mulat-mula, pag sinatanong ko, anak, kumusta na ang love life mo? Babaligta rin po niya. Ikaw, Tita Christy, kumusta ang love life mo? Hindi ako nakalusot yan kahit kailan. Hindi ako nakalusot talaga. Tapos gusto niyang malaman ngayon. Gusto mo yung mga demanda, yun ang gusto mong marinig, di ba? Yung mga demanda ko ng libel. Nagugulat ka pa ba dyan? Ah, nagugulat lang dahil sa oras at sa grabe na. Sa abala, pero walang malakit maliit, 'di ba, Morning? Walang malakit maliit na problema. Totoo 'yan. Lahat ay binibigyan natin ng pansin. Pero sabi nga, kapag tayo may hinahawak ng paninindigan, lalaban tayo, walang sukuan. Ganun lang, 'di ba? Si Jamie Dasha, grabe. Kaya nga ako, nalimitan. Romel, alam mo ba si Tita Christy dati? Parating yung pag nakikita ko yan, ingat na ingat ako dyan. Kasi kahit anong tago mo, ala, malalaman yan. May mainilihim pa ba kay Christy Permin? Kaya pag naman si Tita Christy, ha? Kung nang bahala sa akin, wag ka na. Tapos, ganyan siya pagka nakita na niya ako. Sandali, andyan si Tita Christy. Sandali, lalabas ito pag narinig niya. Ganun siya talaga. Pero, pagdating sa ugali, number one po, si Aga Bulak talaga. Grabe, hindi po siya naapektuhan ng popularidad, ng kayamanan, ng anuman. Basta nag-iisa pa rin siyang Aga Bulak hanggang ngayon. Alam ko matutunaw ka, pero you deserve more than that, Aga, sa totoo lang. Ayan. Kailan na ang The First Family? Sa Sunday na po, sa Sunday na siya. Every Sundays po siya sa TV5, ano? Every Sunday, 7:10 p.m. Alas 7 ng gabi. Alas 7, 7:15 or 7:10? Di ko. Basta, Sunday yan, di ba?
Every Sundays po yan. Every Sunday po. Abangan nyo po. Masaya po. Paganda na paganda yung first episode namin. Then second. Then hanggang sa mga susunod-sunod pa. Masaya siya. Binabalik na namin dito, Christy, yung you know, trying to bring back that yung old sitcoms before na. Masaya lang talaga. Pagkasa nakiabutan ko si Mother, pinatawag ako. Sabi niya, ba't ikaw ayaw artista? Sayang mukha mo, sabi sa akin. Eh, sayang kaya nga ako. Mag-guess ka rito. Kahit isa lang, pagbigyan mo lang ako. Iya po ako, Mother. Sige na, bigyan kitang ganito. Kailan po ang... kailan po ang... Ang dali kausap hanggang sa pera. Sabi niya, ah, okay, o sige, ayusin natin. Parang nabigla ako dun sa offer ko sa'yo. Sabi niya, ikaw talaga, gwapo ikaw, pero ikaw mukha pera, sabi sa akin. So anyway, yun natuloy na. Then, tapos sa after nun, naging successful yung film, balik ulit ng Regal. Okay, nag-meeting kami. O, pirma ako ng 4 films. Ganun. So, ganun pa yung mga contract na. So, ano yung mga ginawa mo? Yung Greg and Boogie. Sino yun? Sino ako sa'yo? Si Tito Babalu at si Cheryl Cruz. Ah, okay. Tapos, mga Shanong Parak. Si Parak. Herbert. Tapos, ano pa ba yung isa naming ginawa? May isa pa kaming ginawa. Actually, tatlo yun eh. Hindi ko na matandaan siya. Tapos, yung pang-apat din natuloy. Iba pa ang shooting nun. Ibang ilang shooting conditions nun. No? Walang tent nun. Walang tambayan yun. Tapos, gano'ng katagal tayo ang shooting? Parang take your time eh. Kahit tumabot ng buwan, okay lang. Curious bukas ako. Na yan. Ngayon, hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan. Kaya lang, isang linggo tapos. Sa kayo, kailangan rehearsed lahat. Kasi film. Film. Tama. Sayang yung ano. Doon ka mamumura ng director. Kailangan. I-rehearse nyo talaga. Kung ano yung i-rehearse nyo, yun na yun. Kasi wala kaming monitor. Hindi namin nakikita kung maganda ba yung shot o tama ba yung... Kaya nga pag nag-pictorial yung pictorial, yung promo, mula umaga ang hapong kami. Kasi wala pang ano nun. Wala pang monitor. Walang monitor. So di mo alam kung maganda eh. Papadevelop mo pa. Officially part of the Kapatid family na ang mga talented at beautiful and handsome faces nang maganap kahapon ang contract signing para sa co-management ng talent agency na Empire.ph at ang MediaQuest Ventures na pinamumunuhan ni Miss Jane Jimenez Basas. Right now kasi talagang confident ako sa modeling. But ngayon parang talagang inaaral ko pa kung saan ako magaling. And good thing about them kasi is parang ang daming opportunities. But one thing na gusto kong gawin is maybe hosting. Any dream? Maybe the big stars. I'm very excited for what else TV5 and our agency has in store for us. I never thought na isang araw, tama yun, magkakaroon ako ng opportunity para, you know, to work with yung mga napapanood ko. Grateful daw sila dahil sa tiwalang ibinigay para lalo pang magbahagi ng saya at entertainment. Feel so blessed and grateful to be honest, being part of this team. This Empress family. Now I'm here. I'm here with them. Last year kasi, nakagraduate na ako. So parang ngayon, ito na talaga yung time to work and to pursue my dream. At lalong naging star-studded ang araw dahil sa pagdating ng dalawang beauty queens na si Miss Charm 2023 first runner-up Annabelle McDonald at Miss Supranational 2023 Pauline Amelings. I think it's quite a surreal pinch me moment. It's been a long time coming, but I am so grateful to be here. Hopefully, not just in Metro Manila, but maybe with opportunities, nationwide opportunities with Signal and TV5. One thing that actually really moved me to also try it for myself is you'll never know what's on the other side until you actually get there. And if you bunk on yourself and if you invest in yourself, then you can never really go wrong when it comes to that. The Kingdom. Sa takilya last year, magsasanib puwera sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Para yan sa powerhouse film na The Kingdom. Bibida dyan, sina Piolo Pascual at Bossing Vic Soto na nagbabalik pelikula after 5 long years. At hindi raw ito comedy ha. First time ever pangaraw ni Bossing ang gagampan ng role. I wanted something different. Kakaiba naman. Tapos na ako doon sa mga Enteng Gabisote. Nung i-present sa akin itong project na to, ay,
super challenging. Malalaman daw yan ang audience soon. Ang The Kingdom ay hatid ng Dream Team Producers na MQuest Ventures na nasa likod ng most awarded entry na gumburza, MZTV Productions ni Bossing Vic Soto at ang APT Entertainment na naghatid din sa atin ng Rewind last year. Speaking of APT, comeback din ito ng head na si Direk Mike Tuviera na siyang magdedirek at nagsulat ng script. It's going to be epic, it's going to be very dramatic. Feeling naman namin na akmang-akma siya dun sa panahon at dun sa okasyon. Isa raw ito sa pinaka-ambisyoso at malaking proyekto in Philippine cinema. Magsisilbi raw itong storya na kapupulutan ng aral ng ating mga kababayan. Ngayon, it's all about our ambition, right? How big we want it to be, how beautiful we want it to be, how meaningful we want it to be. Kasi mahirap yung plot ng storya. It's a current setting of a monarchy in the Philippines that has never been colonized. So we're going to create a world. We're going to build a world. It will serve some sort of a parang eye-opener for all the Filipinos. For para sa ating mga kababayan, para sa Pilipinas. Abangan ang The Kingdom sa MMFF 50. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time, and see you in the next video.